Good morning mga boss. Welcome back again sa my YouTube channel. For today's video, pupunta tayo sa Yamaha Ribzone Daang Hari Branch. Naka-schedule ako ngayong araw para mag-road test ng Yamaha MT-09 900cc. Tara, puntahan na natin. Ngayong araw, hindi tayo magmumotor. Sakay tayo ng Fortuner. Halika na. Andito tayo ngayon sa kahaba ng Daang Hari Road papuntang Baco Urto. Nagpa-point ako ng schedule para mag-test drive ng kanilang MT-09 dahil bibili ako ng big bike. Ang pinagpipilihan ko apat. Una, Kawasaki CX2, yun talaga yung gusto ko. Ang problema lang sa Kawasaki CX2, palibasa, bagong labas, wala pang available na unit dito sa Pilipinas. So pangsiyam ako sa nakapila, pero hindi pa ako nagre-reserve, ipapareserve ng reservation fee kasi nga baka wala silang sinabing specific date o month kung kailan darating yon, dahil siyempre bagong labas siya, halos buong mundo sinusuplayan niya nila. Mahina ang production, malaki ang demand, kaya madaming pila, madaming gustong bumili, bagong labas kasi yun eh. Tapos pangalawang option ko, yung pag natagalan talaga yung CX2, Kawasaki C1000 na lang kukuhanin ko. Ayun, yun yung pangalawang gusto ko. Ibang option ko pa is itong MT-09. Papunta tayo ngayon sa Ribzone. Naka-schedule talaga ako ngayong araw na to na test drive. Ewan ko kung saan dito, kung along Daang Hari or Daang Reyna, bahala sila kung saan nila ituro. Susundin na lang natin. Dati kasi may bayad yun na 500 pesos yung road test na yon, pero parang ngayon yata libre na ngayon. Tapos yung pang-apat na gusto ko is XSR 900 Yamaha. Medyo classic kasi yun eh, retro. Ayun, tingnan natin mamaya kung magugustuhan natin. First time ko tong sumakay ng big bike, as in first time. Ang pinakamalaking makina ng nasakyan ko na is yung kay Sir Boy na Yamaha X-Max. Pero the rest, ang ginagamit kong motor is scooter lang talaga. Ang motor ko ay SYM 100cc na jet. Dituti pa yon, kaya from dituti no 100cc, angat agad tayo ng 1000cc. Okay, antayin natin dumating doon. Hahanapin natin yung contact person ko, si Sir Leo. Please subscribe to my channel kasi lahat ng subscriber ko, pag ako'y nakabili ng big bike, ang mga subscriber ko na hindi pa naka-experience na sumakay na big bike ay ipapa-experience ko sa kanila yung motor kong, kung anong motor yung mabibili ko. Kasi hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng big bike. Yung iba may pera, pero hindi yun yung priority. Kahit ako nung bata pa ako, pangarap ko na talagang makasakay ng big bike. Kaya yung mga naka-underbone, yung maliliit na CC ng motor, yung iba hindi naman talaga kayang bumili. Bilang vlogger, ayun ang magiging advocacy ko. Papa-experience ko sa kanila kung ano ang lasa na makasakay ng big bike. Kahit ako masa ngayon, hindi pa rin talaga ako nakakasakay. Kaya ano pang inaantay nyo? Please subscribe my channel at hayaan nyong ako na ang tumupad ng pangarap nyo. Tutulungan ko kayong tuparin ang pangarap nyo na makasakay sa big bike. Pero sa ngayon, hindi pa natin alam kung
anong big bike talaga sa apat na yon ang aking bibilin. Kaya nga andito ako, papunta ko sa Yamaha para i-test drive kung alin yung friendly bike, yun ang bibilhin ko. Andito na tayong mga boss, dito sa kahabaan ng Daang Hari. Nandito pa patagpuan ng Yamaha Ripsoul. Meron din dito ang BMW saka KTM. Tindahan to ng mga big bike. Halika na, pasok na tayo sa loob. Hazard. Tapos ito yung mode. Wag na, traction control on mo lang. Naka yung normal mode lang. Siya yung parang boring. Gusto mo standard? Standard lang, yung ayaw ko nung magwiwili. Traction basta on mo lang. Naka-on mo na yung traction control. Naka number 2 pa yan. Ito, 1, ba? 1, 2. Ano yung sabihin ng 2? Mas aggressive. Yung hindi naman aggressive, mas ano yung mas makakalakas mo. Pupunta. Ibig sabihin mag-aangkas muna tayo? Hindi, sir. Tag-isa tayo? Ano ba 'yan, 700? Dapat doon na lang ako kung 900 'yan eh. Ito na ako, dito na lang ako. Dito tayo, sunod ako sa iyo, ha. Sa tayo doon tayo sa yung rotunda doon, didiretso doon yung papunta sa may anong pangalan niya, simbahan niyo? San Pedro, di ba? Sa San Pedro, sa may Basta sa may Petron tayo kakanan. Oh, kakanan oo. Di ba may simbahan nga yung unahan yun? Magandang ihataw dun para matulungan. Hindi naman kasi first time ko baka mamaya. Basta ano lang, malakas talaga ito. One down. One down, five up. May quick shift siya. Huwag na, ikaw nagagamitin. Saka na. Okay. Ang gagamitin natin motor, MT09. Ito ang pinagamit sa ating motor. Kasama ko yung 700. XSR 700. Neutral siya, neutral. Order, ha? Neutral. Oh. Akala ko naka-N pagka neutral. Ay, sir, may ilo naman tayo dito. Ito na lang, indicator. Magam pala siya? Kahit ako siya, pag nakasay-stand dyan, neutral ka, mamamatay. Mamatay. Para ano din? Para scooter din. Ganda rin pala yung blue. O yan mga boss, voice recording na muna tayo dahil palibasa excited first timer, nakalimutan kong isaksak yung ibang masyado yung mic adapter ko sa GoPro na ginagamit kong camera, kaya ang puro hangin ang nasasagap kong sound. Salita ako ng salita doon kanina hindi naman pala nare-record yung audio ko, hindi pala gumagana yung mic ko, kaya nag voice recording na lang ako. Balik tayo sa MT09. Talagang magaan siya, para siyang bike din lang.
parang kapares lang din ng ordinaryong motor. Pagkakaiba lang nito, ramdam mo yung lakas ng torque, konting ganun lang, una maninibago ka sa lakas. Pero yung bigat, parang pakiramdam ko nga, mas masarap ang sakyan to kaysa dun sa mga underbone eh. Ang gamit ko ngayong motor eh, scooter at saka TMX125 na pantricycle. Binibreak in ko yun, pero pakiramdam ko mas masarap pang magaang pang MT09. Pagpasensyahin nyo na din ang aking setup sa camera at medyo patungo kasi first timer nga eh, excited. Hindi ko maset ng maganda at saka hindi ko rin naman talaga alam na ganong patungo pala yun. Dapat pala next time ititingala ko para kitang kita yung mga nasa harapan mo, yung view. Ang nakikita lang ngayon, speedometer eh. Tapos, itong motor na to, nararamdaman ko, medyo yung init ng makina kahit tumatakbo, umaabot dun sa paahang ko yung init. Nararamdaman ko yung init ng makina kasi naka-rubber shoes lang ako, tapos naka-maong. Yung pagitan ng maong at saka yung medyas, doon pumapasok yung init, ramdam na ramdam ko. Sobrang napakabilis ng motor na to. Pero hindi ako nanibago. Nanibago lang ako sa clutch dahil mataas. Kasi medyo delay yung bitaw ko na nare-rev ko na agad. Pero napapatingala akong ganun. Malakas. O yan, dito sa may tapat ng Verdana, stoplight to. Yan, namarimera ko, na-overtakean ko. Tapos, binirit ko ng konti para maka-overtake dito. Mapapansin nyo naman, halos lahat na na-overtakean ko. Ayan. Napakasarap talaga ang pakiramdam sa big bike. Talagang mawiwili ka. Kaya yung mga nanonood dito, i-subscribe nyo na ako dahil pag nakabili ako ng big bike, lahat ng subscriber ko na gustong makaranas na mag-drive ng big bike, mag-comment lang sa mga i-upload kong video. Simple lang ang mechanics. Subscribe nyo ako, i-like nyo yung page ko na Boss Big Vlog. Parehas lang yun. Parehas lang ng pangalan ng channel ko sa YouTube. Boss Big Vlog. Okay. Nasaan na kami yung banda? O, nandito na. Nakakanan na kami dito sa may, sa may Petron. Ito, sinusubukan ko itong bilisan. Pinapagiwang-giwang ko. Sinusubukan ko yung gaang. Na magaan naman talaga. Yan. Medyo sinisigsag-sigsag ko sa pinapakaramdaman ko. Tapos, ito, bibilisan ko rito. Papatakbuhin ko to ng 118 yung top speed ko nagawa sa kanya ngayon. Yan. Sinubukan ko. Saglit lang yung 118. Walang siguro ang RPM ng mga nasa 2,500 pa lang eh. Hanggang 3,000. Hindi mo pa nabibirit ng malaki. Speechless ako eh. Wala akong masabi eh. Kasi nga, first time talaga eh. Na-starstruck ako. Hindi mo maramdaman na big bike. Ayun. Doon, binitawan ko manibela, sinubukan kong pwedeng bitawan, nag-no-hand ako, kaya naman pala. Kaya. Yan, medyo nagme-minor ako dito. Inaantay ko itong aking kasama. Tatanong ko kung saan kami liliko. Ayan, si Sir Leo.
Doon lang daw sa rotonda, tapos babalik na kami. Ayan boss, sana huwag kayong mainip sa panonood, medyo nakatungo. Ito na yung rotonda. Medyo nagbabanking ako ng konti, tinetesting ko yung banking. Masarap eh. Ang dali niyang iliko, lalo na pag alam mo nang malapad yung gulong. Yan. Tapos pagkaliko yan, pagka U-turn namin, binirit ko na. Sinagad ko yung cambio. Nag-sixta ako rito. Napapalo ko ng 138 ang top speed. In a seconds lang, wala pang 1 minute na hit na agad yung 138. Oh. Ang sarap ng pakiramdam eh. Medyo na nararamdaman ko na yung pressure ng hangin, nag-minor na ako. Tsaka ano din naman yun, malapit ng kumanan sa rotonda ng Ibea, sa tapat ng Ibea sa MCX entrance ng MCX at saka Ibea. Sinubukan ko kung paganahin yung quick shifter. Pinagana ko. Tinry ko. Para ka lang naka Honda Wave. Ganon. Yung mga underbow na walang clutch. Yun, parang ganon lang. Pero ito pala eh, walang quick shifter kapag downshift, kapag babawas ka ng cambio. Oo. Ang sarap eh, ang sarap ng pakaramdam. Hindi ko malam kung libre lang talagang drive. Ang test ride. Ayan o. Napakasarap. Talagang speechless ako eh. Wala akong masabi. Dahil ninanamnam ko eh. Ninanam ko naman kayong first time na makasakay sa big bike. Pero hindi ako nanibago dahil hindi totoo yung sinasabi nila maninibago ko na galing ka sa underbone. Hindi siguro, depende rin kung experienceado ka na sa mga katulad ko, tricycle driver ako. Halos lahat ng motor na pan-tricycle, mga bara ako, nagamit ko yan. Kaya siguro sa mga clutch-clutch pagdating sa mga ganyan, wala, parehas lang. Okay, ano na to, rotonda na to ng MCX. Sa may tapat ng ano Ibea, pabalik na kami. Oh, ayan. Ayan, ito yung bandang kanan, papunta na yan ng Alabang sa Puti Road. Oh, medyo lumilingon ako, nagbinoro ko. Dahil baka may parating tumingin ako sa bandang kanan. Oh, ito na. Dito sa pagkalampas ng tulay ng Ibea. Ayun, pinagtitinginan ako ng mga tao doon. Kailangan ng mga tao, akin yung motor na yun. Hindi nila lang, tinest drive ko lang. Ayan. Medyo may checkpoint dito sa harapan, pang quarantine checkpoint yata itong mga to. Ayun. Pagpasensya nyo ng mga boss at nakatungo ang aking nakakabit kasi sa helmet yung GoPro, eh patungo pala yun. Depende rin pala nga yun sa pagkakasetup ko ng taas ng camera. At saka yung helmet ko, pwede ko pa rin may pababa, pwede pataas. So, sa susunod, makukuha ko na yung tamang setup nun. Pero itong MT09 na ito, pag gusto mong i-overtake, pwede mong i-overtake. Iniwanan ko nga yung assistant ko eh, kasi ang gamit niya, XSR 700. 749cc lang yata yun. Oh, ito ay 900cc. Ang sarap. Ang sarap gamitin. Sinusubukan ko lang sumunod sa mga sasakyan. Tapos pag gusto mong umovertake, pag gusto mong umovertake, makukuha mo agad. Kasi nga, sa laki ng makina ng big bike,
napakagaang ng kaha, eh kayang-kayang isibat. Kunting RPM lang. Oh. Talagang ang pinagpipilian ko kasi apat eh. Si Kawasaki CX2, Kawasaki C1000R, itong MT-09 at saka XSR900. Sa Mandaluyong sa Y-Zone eh, may bayad na 500 ang test drive doon. Ay dito tinanggal na doon ng may-ari, parang ifinarin na lang yung test drive. Siyempre para din marketing strategy din nila, o para masubukan ng produkto nila para mabili. At talagang worth it naman talaga. Iisa na lang ang kulang, pambili na lang. Dito, bagong gawa ang espalto. Napakasarap o, matining. Walang kagatol-gatol. Ang sarap. Parang hindi ako nanibago. Parang ang tagal ko nung nagdadrive nung makasakay agad ako. Clutch lang naman yan eh. Kung hindi mo kaya, di mamreno ka. Bawas ka ng kambyo. One down, five up. So, bali, six na pala daw. Eh, sanay naman ako sa kwarta hanggang kinta lang. Ayan. Oh. Medyo malapit na. Oh, dito na kami. Tapos na. Oh, ayan, ito na yung rib zone. Please hit the notification bell para update kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you mga boss. Salamat. Thanks again. Wala akong masabi. Napansin mo, nung pabalik, pagkakalang sa rotonda, binirit ko na konti. Binirit mo eh. Ang daling ma-reach ng 130. Ang bilis mo nga eh. parang hindi first timer sumakay ng big bike eh, no? Kaya nga, nagulat ako. Kasi na siya ro? Siguro nga. Pari ko, hindi lang 130 yun eh. 130 eh, takita ko din sa no. Eh, sabi ko, wala man sa expressway. Pero saglit lang, no? Saglit lang mo ma-reach. Ang nanay na bago lang ako, yung... Hindi ko pa nabibitawan, nasisilinyador ko na ako, kumbaga. Ewan ko kung mataas lang. Medyo mataas ang ano. Kumbaga mataas sa gyato. Clutch. O kaya, naninibago din ako kasi sanay ako ng konting angat lang. Pwede na. O kaya, pagka binobomba ko konti, pag bitaw ko, naba, pag ganun.